Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. At salamat sa inyong pagbibigay ng panahon upang pumunta sa lugar na ito at pakinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Magpatuloy lamang kayo mga kapatid sa pagkain habang tayo'y mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Now, sa ating pagsisimula mga kapatid, iyupo muna natin yung ating mga ulo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos na may-ari ng aming mga buhay sa mga oras na ito, Panginoong Diyos, ibinabalik namin ang iyong papuri at pagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. At aming iniimbitahan ang iyong banal na presensya na sumama sa aming pag-aaral sa mga oras na ito upang ang lahat ng mga salitang aming pag-aaralan ay aming maunawaan, maintindihan sapagkat binigyan niyo kami ng karunungan at bukas ng mga puso sa pagtanggap ng mga bagay na ito. Aming hinihiling Panginoong Diyos na way bigyan niyo ng pusong mapagkumbaba ang bawat isa sa amin upang aming maintindihan at maunawaan ang mga salitang aming pag-aaralan. Patawarin kami sa lahat ng mga kasalanan ng aming nagawa. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa uulitin mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat. Kagabi na pag-aralan natin mga kapatid, yung patungkol sa marka ng hayop. Yung mark of the beast mga kapatid na kinakailangan nating maiwasan habang tayo'y naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. At ito'y ating naunawaan at naintindihan na yun palang marka ng hayop, mga kapatid, ay walang iba kung hindi yung araw ng Linggo. At sa mga oras na ito, mga kapatid, pag-aaralan natin, paano ba, mga kapatid, magagawa ng hayop na ang lahat ng mga tao sa sanlibutan ito ay kanyang mapatanggap ng kanyang marka? Sa unang talatang ating babasahin, mga kapatid, basahin natin yung Revelation chapter 13, verses 1 and 2. Tingnan natin, mga kapatid, ano yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya dito, at siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. Ito'y patungkol, mga kapatid, sa isang pangitain na nakita ni John the Revelator. Siya'y nakatayo, mga kapatid, sa harap ng dagat. Ano yung sabi niya dito? And saw a beast rise up out of the sea. Nakakita siya, mga kapatid, ng isang hayop na lumitaw mula sa dagat. Ano yung description ng salita ng ating Panginoong Diyos sa hayop na ito? Having 7 heads and 10 horns. So, ibig sabihin, yung hayop na ito, mga kapatid, hindi basta-bastang hayop. Bakit? Sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, meron siyang 7 ulo at 10 mga sungay. And upon his horn, 10 crowns. Doon sa kanyang 10 sungay, mga kapatid, na nasa kanyang 7 mga ulo, mayroong corona bawat isa. And upon his heads, the name of blasphemy. At sa kanyang ulo, mga kapatid, andun yung pangalan ng pamumusong. Sa verse 2, tingnan natin ano yung sabi dito. And the beast which I saw was like unto a leopard. Ibig sabihin, yung hayop na kanyang nakita, mga kapatid, na mayroong 7 ulo, 10 sungay, 10 corona, ito daw ay kagaya ng isang leopardo. And his feet were as the feet of a bear. Yung kanyang paa, mga kapatid, kagaya ng isang paa ng oso. And his mouth as the mouth of a lion. Yung kanyang bibig, kagaya, mga kapatid, ng bibig ng leon. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. At yung dragon, mga kapatid, ibinigay sa kanya yung kapangyarihan, yung kaharian, at yung authority. So, ibig sabihin, yung kapangyarihan ng hayop na ito, mga kapatid, nang galing sa dragon. Pag sinabing dragon sa salita ng ating Panginoong Diyos, ito'y tumutukoy sa Diablo. Ibig sabihin, yung hayop na ito, meron siyang kapangyarihan, meron siyang pamumuno, meron siyang authority, at ito'y nanggaling sa Diablo. Now, para ma-picture out natin, mga kapatid, ano ba yung imahe ng hayop na ito? Ito yung imahe niya, mga kapatid, na nakita ni John the Revelator. Isang hayop, mga kapatid, na tila ba isang leopardo, may 7 ulo, may 10 sungay, at sa bawat sungay, mga kapatid, andun din yung 10 corona. Now, pag-aaralan natin, mga kapatid, sino ba yung tinutukoy? Kasi ito, mga kapatid, ay mayroong sinisimbolohan. Sino yung sinisimbolohan ng hayop na ito na nakita ni John the Revelator? Puntahan natin, mga kapatid, yung Revelation 13, verse 18. Ano yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos?
Kasi yung hayop na iyon ay hindi literal na hayop. Ito'y mayroong sinisimbolohan. Okay. Revelation 13 verse 18, sabi niya dito, here is wisdom. Andito ang pangunawa at karunungan. Let him that hath understanding, kung sino na yung taong may pangunawa, count the number of the beast, for it is a number of a man. So ibig sabihin, yung hayop pala na iyon, mga kapatid, tumutukoy sa isang tao. At ano yung sabi niya dito? And his number is 666. So ibig sabihin, mga kapatid, yung hayop na nakita ni John the Revelator na may 10 ulo, may 7 ulo, 10 sungay at 10 korona, ito pala'y tumutukoy sa isang tao na siyang nagdadala, mga kapatid, ng numero na 666. At sa ating napag-aralan kagabi, mga kapatid, walang ibang tinutukoy ng salita ng ating Panginoong Diyos kung hindi ang Santo Papa ng Iglesia Romana Katolika. Now, bakit, mga kapatid? Kasi kapag pinag-aralan natin yung karakter or pag-uugali ng hayop na ito, makikita natin lahat sa Roman Catholic Church. Okay, tingnan natin, mga kapatid, ano yung sabi sa Revelation 13, verse 5 and then 7. Andito, mga kapatid, yung kanyang karakteristik. Sabi niya dito, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. So ano yung isang bagay na kanyang gagawin? Siya'y magsasalita ng mga malalaking bagay or pamumusong laban sa ating Panginoong Diyos. Verse 6, and he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Ibig sabihin, gumawa siya, mga kapatid, ng pamumusong laban sa Diyos at sa lahat ng nanahan sa langit. Verse 7, ano yung kanyang ginawa? And it was given unto him to make war with the saints. Ano yung isang bagay na kanyang ginawa, mga kapatid? Siya'y nakipaglaban sa mga banal ng ating Panginoong Diyos. Now, tingnan natin sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa anong paraan na tayo ay makakapamusong sa harap ng ating Panginoong Diyos? Okay, basahin natin, mga kapatid, yung Mark chapter 2, verse 5 to 7. Tingnan natin. Sabi niya dito, when Jesus saw their faith, nung nakita ni Kristo yung pananampalataya ng isang tao, mga kapatid, ano yung sabi ni Kristo? He said unto the sick of palsy, sinabihan niya yung taong may sakit, son, thy sins be forgiven thee. Ano yung sabi ni Kristo? Ang iyong kasalanan ay napatawad na. Bakit ito sinabi ni Kristo? Sapagkat si Kristo, mga kapatid, ay isang Diyos at may karapatang patawarin ng isang tao na nagkasala. Pero dahil mayroong mga tao, mga kapatid, na hindi naniniwala na si Kristo ay isang Diyos, ano yung nangyari? Verse 6, but there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts. Mayroong mga skriba doon, mga kapatid, na nakapakinig sa sinabi ni Kristo. Verse 7, ano yung sabi niya? Why doth this man thus speak blasphemies? Bakit yung taong ito ay nagsalita ng pamumusong? Who can forgive sins but God only? Ano yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Sino yung may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan? Hindi baga yung Diyos lamang? Bakit? Hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. At dahil hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos, nung si Kristo, mga kapatid, ay nagpatawad ng kasalanan ng isang tao, sabi nila, namumusong daw si Kristo. Ibig sabihin, yung pamumusong, mga kapatid, isang paraan na magawa mo yon kapag ikaw ay isang tao at yung tao na nakagawa ng kasalanan sa ating Diyos, ikaw yung nagpatawad sa Kanya para patawarin siya ng Panginoong Diyos. So that is blasphemy. Ito yung karakter, mga kapatid, ng hayop. Okay, ano pa? John chapter 10 verse 31 to 33. Tingnan natin ano yung sabi ng Panginoong Diyos. Sabi niya dito, then the Jew took up stone again to stone him. Kumuha ng mga bato, mga kapatid, yung mga skriba at paraseo. Bakit? Gusto nilang batuin si Kristo. Bakit? Verse 32, Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father. For which of those works do you stone me? Sabi ni Kristo, napakaraming mabubuting bagay na ginawa ko galing sa aking Ama. Saan sa mga mabubuting bagay na yon na ako'y inyong babatuhin? Ano ngayon yung karugtong sa verse 33? The Jews answered him saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy. Bakit? And because that thou being a man, makest thyself God. Ibig sabihin,
Yung pamumusong pala, mga kapatid, kapag ikaw isang tao, nagpatawad ka ng kasalanan ng isang tao na nagawa niya sa ating Panginoong Diyos, that is blasphemy. Bakit? Bilang tao, wala tayong authority na patawarin ng isang tao na nagkasala hindi naman sa iyo kung hindi sa ating Panginoong Diyos. At isang blasphemy, mga kapatid, kapag ikaw ay isang tao, subalit inaangkin mo na ikaw ay Diyos o ikaw ay Kristo. Now, sino yung gumagawa ng mga bagay na ito? Sa isang aklat, mga kapatid, ng Iglesia Romana Katolika, ang purpose ng pagbasa natin dito, mga kapatid, ay para maliwanagan yung ating mga kaisipan. Hindi upang siraan yung ibang relihiyon, kung hindi upang maunawaan at maintindihan yung salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa isang aklat, Faith Explained. Now, ang aklat na ito, mga kapatid, ay sinulat ng isang pare ng Iglesia Romana Katolika, si Leo J. Trece. Okay, tingnan natin. Page 435. Sabi niya dito, It is evident then that the power to forgive sins is part of the power of the priesthood. Ibig sabihin, yung paniniwala nila, mga kapatid, yung mga pari nila ay may kapangyarihang patawarin ang kasalanan ng isang tao. To be passed on in the sacrament of holy orders from generation to generation. Every priest has the power to forgive sins. Kaya nga, mga kapatid, kapag tayo ay nagkakasala, di ba? Galing tayo sa iba't ibang relihiyon, galing tayo sa Roman Catholic Church, pag tayo ay nagkasala, ano yung ginagawa natin? Pumupunta tayo doon sa confession hall para doon mag-confess, mga kapatid, ng ating mga kasalanan. Yun pala'y blasphemy sa harap ng ating Panginoong Diyos. Okay, isa pa, mga kapatid, kapag ikaw isang tao at sinabi mong ikaw ay Diyos, sino yung gumagawa nito? Sa isa pang aklat, mga kapatid, Beware of Religious Error, aklat na sinulat, mga kapatid, ng pari ng Iglesia Romana Katolika, si Father Adolf Faroni. Okay, tingnan natin sa page 16. The spirit of Antichrist, yung spirito daw ng Antikristo, according to Pope St. Pius, in his first encyclical, E Supremi, can be found where man has with infinite temerity put himself in the place of God. According nila, kapag daw ikaw ay isang tao at nilagay mo yung posisyon mo sa posisyon ng isang Diyos, yun daw yung Antichrist, mga kapatid. Ha? So, hindi pwede na ikaw ay isang tao, ilagay mo yung posisyon mo doon sa posisyon ng Diyos. Kasi pag ginawa mo yon, that is Antichrist. Karakter yan, mga kapatid, ng Antichrist. Sino yung gumawa nito? Okay. Crossing the Threshold of Hope. Aklat din, mga kapatid, ng Iglesia Romana Katolika na si John Paul II mismo, mga kapatid. Okay. Ang nagsulat. Tingnan natin. Ano yung sabi ng aklat na ito? Page 3. Confronted with the Pope, one must make a choice. The leader of the Catholic Church, yung Pope, is defined by the faith as the vicar of Jesus Christ. So yung Santo Papa, mga kapatid, ng Iglesia Romana Katoliko, tinawag nila, mga kapatid, na vicar of Jesus Christ. Ano yung sabi niya dito? And accepted as such by believers, tinanggap ng mga naniniwala. The Pope is considered the man on earth who represent the Son of God who take the place of the second person of the omnipotent God of the Trinity. Ibig sabihin, yung Pope nila, mga kapatid, kinuha niya yung posisyon ni Kristo. Kaya nga, mga kapatid, tinawag siyang Vicar of Jesus Christ. So ito yung karakter, mga kapatid, ng halimaw sa Biblia na binasa natin kanina sa Revelation 13, 1 hanggang 2, na may dala, mga kapatid, ng numero na 666. So ito yung sabi, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoong Diyos. Now, pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, ano yung isang bagay na gustong gawin ng hayop na ito? Diba? Or ng Catholic Church, ano yung isang bagay na gusto nilang gawin? Okay, tingnan natin, mga kapatid, sa Revelation 13 verse 17, ano yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Sabi niya dito, And that no man might buy or sell. Darating yung panahon, mga kapatid, na yung mga tao hindi makakapagbenta at hindi makakapagbili. Diba? So darating yung panahon na yun, sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, Save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. So ibig sabihin, darating yung panahon na kung ikaw ay walang tanda ng hayop or marka ng hayop, hindi ka makakapagbenta, hindi ka makakapagbili.
Meron kang pera, mga kapatid, but it is useless. Bakit? Hindi ka makakapagbili. Hindi ka makakapagbenta dahil wala kang marka ng hayop. Ibig sabihin, darating yung panahon na yung hayop na ito, lahat ng mga tao sa sanlibutan ito, ay kanyang patatanggapin ng kanyang marka or ng kanyang tatak. Now, ang tanong ngayon, mga kapatid, once na tayo'y nakatanggap ng marka ng hayop, ano yung mangyayari sa atin? Makakamit ba natin, mga kapatid, yung kaligtasan? Makakamit ba natin, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan? Tingnan natin, mga kapatid, Revelation 14, verse 9 to 10. Ano yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? And the third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, natanggap mo, mga kapatid, yung tatak ng hayop, na ito yung ginagawa ngayon ng hayop na kanyang pilit tinatatakan ang mga tao sa sanlibutan. Ano yung mangyayari sa iyo? Verse 10, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Ibig sabihin, mga kapatid, ininom mo yung galit ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, yung galit ng ating Panginoong Diyos, ibibigay niya sa iyo. Hindi ka maliligtas, mga kapatid. Hindi tayo maliligtas kung meron tayong tatak or marka ng hayop. Now, sino yung hayop na ito? According, mga kapatid, sa ating pag-aaral, it is the Roman Catholic Church, it is the papacy na nagdadala ng numerong 666. Okay, ang tanong ngayon, mga kapatid, ano yung inangkin ng Roman Catholic Church na kanilang marka? Na ito yung imamarka nila sa atin. Literal ba to? Ang sabi ng iba, mga kapatid, microchips. Ang iba naman, itatatak daw yung 666 sa ating mga noo. Pero ano yung ibig sabihin nito? Okay, sa kanilang aklat, mga kapatid, Dictionary of the Liturgy, page 604. Ano yung kanilang inangkin na kanilang marka? Sabi niya dito, next, sabi niya dito, distinctive of the Roman Catholic Church, Sunday Mass observance became a mark of a practicing Catholic. Ibig sabihin, mga kapatid, yung marka pala ay hindi microchips. Hindi ito sulat na ilalagay sa ating mga noo, 666. Pero ito'y tumutukoy sa araw ng Linggo. Bakit araw ng Linggo, mga kapatid? Kasi sa ating pag-aaral nung nakaraang mga araw dito, ano yung marka ng Panginoong Diyos? Ano yung silyo ng ating Panginoong Diyos? It is Saturday. It is the Sabbath day. Na kapag nagsamba ka sa araw na yon, ibig sabihin, nasa sayo yung tatak na ang iyong pinaglilingkuran ay yung Diyos na nasa langit. At ito naman yung tatak ng hayop, mga kapatid, opposite sa kung ano yung tatak ng Diyos. Kung ang tatak ng Diyos ay araw, araw ng Sabat, araw ng Sabado, yung sa hayop naman, araw ng Linggo. Kaya nga, mga kapatid, pag-aaralan natin ngayon, ha? Sino yung gagamitin ng hayop na ito upang ang mga tao ay makatanggap ng tatak? Dahil napakawais niya, mga kapatid, gumawa siya ng paraan, gumamit siya ng mga tao na magiging instrumento para ang mga tao ay mapilitan na tumanggap ng tatak ng hayop. Okay, tingnan natin ngayon, mga kapatid, Revelation 13, verse 14 to 16. Para ang mga tao sa sanlibutan ito ay makatanggap ng tatak ng hayop or marka ng hayop, ano yung ginawa ng Diablo? Sabi niya dito, kasi yung hayop na ito ay instrumentong ginamit ng Diablo. According sa binasa natin kanina, ang kanyang kapangyarihan ay galing sa dragon. Ano yung sabi dito? And deceived them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast. Ano yung ginawa ng Diablo, mga kapatid? Gumawa siya ng imahe. Pag sinabi nating imahe, gumawa siya, mga kapatid, ng tila ba maskara na kanyang ipapasuot, mga kapatid, sa hayop para hindi makita yung hayop. Ano yung sabi niya dito? Which had a wound by a sword and did live, and he had power to give life unto the image of the beast. Ibig sabihin, yung hayop na ito, na tumutukoy, mga kapatid, sa Roman Catholic Church, ginawan siya ng imahe ng Diablo. Now, ano yung imahe na ito? Kasi ito yung pag-aaralan natin ngayon. Ano yung imahe na ito, mga kapatid? Okay. I-define muna natin, pag sinabi nating image sa salitang ito, kapag binalikan natin, mga kapatid, yung Grego, ano yung meaning ng salitang image? Okay, sa Strong's Concordance 1504,
Ito yung kanyang meaning. Sabi niya dito, likeness. Ha? Pangalawa, mga kapatid, profile. Ibig sabihin, gumawa siya, mga kapatid, ng imahe. Yung imahe na yon, mga kapatid, sa likod ng imaheng iyon, doon nakatago yung hayop. At yung imaheng iyon, yun yung gagawa ng paraan upang ang mga tao sa sanlibutan ito ay matanggap ang marka ng hayop na kung saan yung araw ng Linggo. Okay, para mas maunawaan natin, mga kapatid, ipagpatuloy natin yung ating pag-aaral. So, ang sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, yung Diablo ay gumawa ng imahe. Yung imaheng ito, mga kapatid, nagsisilbing profile or siya yung nakikita. Bakit siya yung nakikita, mga kapatid? Kasi nakatago sa likod yung hayop. At yung hayop na yun, mga kapatid, siya yung kumukontrol sa imahe. Kasi sa pag-aaral natin, maiintindihan natin na ito'y tumutukoy sa isang bansa sa ating kapanahunan ngayon na siyang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Okay, tingnan natin ngayon, mga kapatid. Puntahan natin yung Revelation chapter 13, verse 11 to 12. Tingnan natin, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoong Diyos. Paano inilarawan ng salita ng ating Panginoong Diyos yung imaheng ito? Diba? May hayop na tumutukoy sa Catholic Church, may image. Paano nilarawan yung image na ito? Tingnan natin. Revelation 13 verse 11. And I beheld another beast coming up out of the earth. Merong isang halimaw, mga kapatid, o isang hayop na naman na lumabas mula sa lupa. Kanina, yung hayop lumabas mula sa tubig. Ngayon naman, mga kapatid, lumabas siya mula sa lupa. And he had two horns like a lamb. Meron siyang sungay na kagaya ng isang tupa. And he speak as a dragon. Subalit, nagsasalita siya, mga kapatid, ng kagaya ng isang dragon. Okay, sa verse 12, ano yung kanyang gagawin? Tingnan nyo. And he exercised all the power of the first beast before him. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Roman Catholic Church, yun yung kanyang gagamitin. And possessed the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. Ano yung nangyari, mga kapatid? Merong isang hayop, yung hayop na ito, mga kapatid, meron siyang isang marka na kanyang imamarka sa lahat ng mga tao. Pero ano yung kanyang ginawa? Yung Diablo gumawa ng imahe upang makatago yung hayop na ito. At yung imaheng ito, yung kanyang trabaho, mga kapatid, siya yung magpapasamba sa lahat ng mga tao sa sanlibutan ito doon sa hayop. So meron siyang instrumentong ginamit, mga kapatid. At ito yung aalamin natin ngayon, kikilalanin natin kung sino, mga kapatid, yung kanyang ginamit na ito. Okay, tingnan natin, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoong Diyos. Paano kaya mapapasamba ng imahe or paano kaya mapapatanggap ng imahe yung mga tao sa sanlibutan ito ng tatak ng hayop? Diba? Ano kaya yung kanyang gagawin? Now, balikan natin, mga kapatid, kung ano yung nangyari noong unang panahon. Kasi merong history noong unang panahon na makukunan natin ng aral kung anong paraan yung kanyang gagawin. Okay, sa isang aklat, mga kapatid, Liturgical Year, Volume 1, page 38. Ito'y aklat ng Iglesia Romana Katolika. Anong nangyari noong unang panahon? Ito yung sabi, only in the 4th century on March 3, 321. Nangyari ito, mga kapatid, March 3, 321 pa lang. Under the Emperor Constantine was a law promulgated which made the sanderes obligatory for court and offices of the imperial government. So ibig sabihin, noong unang panahon, March 3, 321, ano yung nangyari? Ang Roman Catholic Church, mga kapatid, ginamit nila yung imperyo ng Roma. Ang imperyo ng Roma, mga kapatid, gumawa sila ng isang batas. Ano yung batas na iyon? Ang batas na ito, mga kapatid, ay nag-uobliga sa lahat ng mga tao na magpahinga sa araw ng Linggo. Which is tinatawag ito, mga kapatid, na sandilo. So noong unang panahon, gumawa sila ng sandilo. Ang law na ito, mga kapatid, ay nag-uobliga sa lahat ng mga tao na pagdating ng araw ng Linggo, kinakailangan nilang magpahinga. Sino yung nag-declare nito? It is the Emperor of Rome, si Constantine, mga kapatid. Okay, ang tanong ngayon, mga kapatid, tingnan natin sa salita ng ating Panginoong Diyos,
Nung ito'y ginawang batas ni Constantine, anong klaseng batas ito? Okay. Sa isang aklat, Dies Domini, page 71, sabi niya dito, aklat din ito ng Iglesia Romana Katolika, sabi niya dito, only in the 4th century did the civil law of Roman Empire recognize the weekly recurrence. Ibig sabihin, nung dineclare mga kapatid ni Constantine yung linggo na inuobliga ang lahat ng mga tao na magpahinga sa araw na iyon, yun pala mga kapatid, ay isang civil law. Pag sinabi nating civil law, ginawa nilang batas mga kapatid sa kanilang gobyerno. At dahil ginawang batas sa kanilang gobyerno, lahat ng mga tao mga kapatid ay obligadong sumunod. Bakit? Pag hindi ka sumunod mga kapatid, batas yun ng gobyerno, pwede ka nilang hulihin. At ganito rin yung mangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Na yung araw ng linggo ay gagawin nila mga kapatid na batas upang ang lahat ng mga tao ay maobligang sumunod. At sa paraang ito, yung mga tao mga kapatid ay mapapatanggap nila ng marka ng hayop. Okay, tingnan natin mga kapatid, sino yung nag-utos kay Emperor Constantine? Okay, compact history of the Pope sa page 23. Tingnan natin. Sylvester was a man of ability and influence. It was he who convinced the emperor to free all slaves, to declare Sunday as a universal holiday. Ibig sabihin, si Emperor Constantine, ginawa niyang civil law yung linggo. Pinasunod niya mga kapatid sa gobyerno ng Roma. Pero sino yung nag-utos sa kanya? Siya lang? Kalooban niya lang? Hindi. Sino yung nag-utos sa kanya? It was Sylvester. Sino si Sylvester? Isa itong Santo Papa mga kapatid ng Iglesia Romana Katolika. So ibig sabihin, ito yung karakter nila. Gumagamit sila ng mga tao mga kapatid upang mapatupad kung ano yung kanilang nais. At ito din yung mangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Sinabi ba nila yan mga kapatid? Yes. Tingnan natin sa isang aklat, The Gospel of the Cross, page 81. Ano yung sabi nila dito? Sabi niya dito, very soon, malapit na daw mga kapatid, Sunday would replace the Sabbath, Saturday, as the holiday for Christian believers. So ano yung sabi nila? Darating ang panahon, mga kapatid, na papalitan nila yung araw ng Sabado bilang banal na araw para sa mga Kristiyano. Ano yung kanilang ipapalit, mga kapatid? It is Sunday. So darating ang panahon na yung mga tao sa sanlibutan ito, ikililani nilang banal yung araw ng Linggo. Bakit? Ginawang batas, mga kapatid, sa gobyerno or civil law. Now, meron bang binanggit, mga kapatid, yung Roman Catholic Church na gagawin nila yan? Okay. Dies Domini, page 75. Tingnan natin, ano yung sabi niya dito? Therefore, also in the particular circumstances of our own time, sa ating kapanahunan, Christian will naturally strive to ensure that civil legislation respect their duty to keep Sunday holy. So ano yung sabi mga kapatid ng aklat nila? Ha? Pagsisikapan nila mga kapatid na maging ano? Civil legislation or maging batas mga kapatid ng ating gobyerno yung ano pag-respect sa araw ng Linggo. Ibig sabihin mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin ay Sabbath keeper ako, hindi ako susunod sa batas na yan. Bakit? It is a civil law, batas ng gobyerno natin. Masasali ito mga kapatid sa constitution natin na kung saan doon nakasulat yung mga batas na kinakailangan nating sundin. So ito yung mangyayari sa huling mga araw. Para ang lahat ng mga tao ay makatanggap ng tatak ng hayop na siyang linggo, gagawin nila itong batas, mga kapatid. Sino yung gagamitin nila? It is the image of the beast, yung imahe. Okay, tingnan natin ngayon, mga kapatid, dahil ito'y isang batas. Once hindi ka sumunod, ano yung mangyayari? Okay, Revelation 13, kasi sinabi din ito sa Biblia, verse 16 hanggang 17, and then puntahan natin yung 15. Sabi niya dito, and he causeth all both small and great, rich and poor. Lahat mga kapatid ng mga tao sa sanlibutan ito, ah, mayaman ka man, mahirap ka man, anong katayuan mo sa buhay, lahat ay ano, free and bond to receive a mark in the right hand or in their forehead. Kinakailangan tanggapin nila mga kapatid yung tatak ng hayop na linggo. Okay, pag hindi ka sumunod, since ito'y batas, okay, verse 17, and that no man might buy or sell,
save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Ibig sabihin, pag hindi ka sumunod mga kapatid sa batas na ito, hindi ka makakapagbenta. Hindi ka mga kapatid makakapagbili. Kasi kontrolado nila lahat ngayon mga kapatid, even the economy ng ating mga bansa. Okay, tingnan natin sa verse 15. Ano yung kanilang gagawin? And he had power to give life unto the image of the beast. Sino yung gagawin ito? Yung image. That the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Ibig sabihin, ang gagawin nila mga kapatid para pilitin ang lahat ng mga tao na sumunod sa batas na ito kahit kontra sa ating paniniwala, pananampalataya. Ano yung kanilang gagawin? Papatayin ka. Ha? So ito yung mangyayari sa huling mga araw para matanggap lamang ng mga tao sa sanlibutan ito yung marka ng hayop. Pag hindi ka sumunod mga kapatid, patay ka. Ito yung sabi mga kapatid ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya during this time mga kapatid, kinakailangan nating mamili. Ano ba? Ha? Takot ba akong mamatay kaya mananatili ako sa pagsamba ng araw ng Linggo? O hindi ako takot na mamatay at hindi ako sasamba sa araw ng Linggo kahit na ito'y gawin nilang batas sapagkat alam ko na kapag ako ay sumamba sa araw ng Linggo, matatanggap ko yung galit ng Diyos. Diba? So nasa sa atin mga kapatid, yung pagpili. Okay, kilalanin natin mga kapatid, sino kaya yung image na ito na siyang magsasagawa sa araw ng Linggo upang ito'y maging batas sa buong mundo. Okay, tingnan natin mga kapatid yung Revelation chapter 13. Simulan natin mga kapatid sa verse 3. And then 10, then puntahan natin yung 11. Sabi niya dito, ito'y tumutukoy mga kapatid sa hayop na mayroong 7 ulo, 10 sungay at 10 korona na sa ating pag-aaral nalaman nating tumutukoy sa Roman Catholic Church. Okay, ano yung sabi niya dito? And I saw one of his head as it were wounded to death. Nakita niya raw mga kapatid na isang ulo ng hayop na ito ay mayroong sugat. At yung sugat na yon halos kanya nang ikamatay. And his deadly wound was healed. Subalit yung sugat na yon mga kapatid ay muling naghilom or gumaling. And all the world wondered after the beast. Yung buong sanlibutan mga kapatid ay namangha. Sa verse 10, tingnan natin ano ngayon yung nangyari. Sabi niya dito, he that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with a sword must be killed with a sword. Here is the patience and the faith of the saints. Okay, sa verse 11, tingnan natin mga kapatid, ano ngayon yung nangyari. Kasi sa ating binasang talata, yung hayop na ito ay nakatanggap ng sugat na yung sugat na yon munti ka na niyang ikamatay. Nung nakatanggap siya ng sugat mga kapatid na halos kanya nang ikamatay, ano ngayon yung nangyari sa verse 11? And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he speak as a dragon. Ano ngayon yung naunawaan natin? Okay, dahil merong dalawang hayop na pinag-uusapan, yung hayop na may 7 ulo at yung kanyang imahe, yung hayop na may 7 ulo mga kapatid na tumutukoy sa Iglesia Romana Katolika, nagkaroon daw ng sugat. At yung sugat na yon, kamuntikan na niyang ikamatay. Nung panahon na nagkaroon siya ng sugat, mga kapatid, ano yung nangyari? Doon naman lumabas yung imahe. Diba? Doon naman lumabas, mga kapatid, yung hayop na may sungay na kagaya ng isang tupa. Now, ang tanong ngayon, mga kapatid, sino kaya yung bansa na tinutukoy dito? Kasi sabi ko kanina, ito'y isang bansa. Sino yung bansa, mga kapatid, na lumabas nung kapanahuna na yung Roman Catholic Church ay nakatanggap ng sugat? Kasi nandun yun sa history. Okay, tingnan natin mga kapatid, Compact History of the Catholic Church, page 95. Ah, tingnan natin mga kapatid, ano yung nangyari dito? Catholic life went on, but during the 18th century. Kailan nangyari mga kapatid? 18th century. Kailan yung 18th century? Nagsisimula ito mga kapatid sa 1700, di ba? Catholic life went on, but during the 18th century, the prestige and influence of the church reached a low point. Ibig sabihin, sa history mga kapatid ng Roman Catholic Church, dumating pala sila mga kapatid sa punto na ano? Sabi ng kanilang aklat,
na-reach nila yung low point. Ibig sabihin, yung kanilang kapangyarihan, mga kapatid, ay nawala. Bakit? The Protestant churches began to take the lead in world missionary expansion. This also had to do with the decline of Spain, Portugal, and France as world powers. Ibig sabihin, nangyari ito, mga kapatid, nung nawala yung kapangyarihan ng France. Okay, tingnan natin. Sa mga panahong ito, mga kapatid, anong bansa yung lumabas sa sanlibutan ito? Okay, tingnan natin. Compact History of the Pope, page 185. Tingnan natin, mga kapatid. Sabi niya dito, Pius was a silent witness to the French Revolution. So ito yung nabasa natin kanina, mga kapatid. Diba? Okay, sa France Revolution, mga kapatid, yung Pope noong panahon na yon, it was Pius. He saw with sorrow the overthrow of the church in France and the death and the apostasy of hundreds of Catholics. So nakita niya, mga kapatid, yung pagka-overthrow ng iglesia sa Fransya, na kung saan, mga kapatid, napakaraming mga Catholic daw yung namatay. But the bloody revolution did not end with the fall of the king and the queen. But the blood of the French Revolution came Napoleon Bonaparte. So lumabas daw, mga kapatid, si Napoleon. Okay, tingnan natin ngayon. The French army invaded Italy in 1796. So meron palang history, mga kapatid, na ano? Ha? Meron palang history, mga kapatid, na yung Italy ay inatake. The Pope ordered his soldier not to fight the French, for he knew that it would be suicidal. Joseph Bonaparte, the brother of the emperor, became the king of Italy. One night, some French soldier entered the Pope's palace. Isang gabi, mga kapatid, pinasok yung palasyo ng Pope. They woke up the sleeping Pope and informed him that all his next political powers were taken away from him. Ibig sabihin, lahat ng kanyang kapangyarihan, mga kapatid, kinuha sa kanya. Ito yung time na nakatanggap sila ng sugat na kamuntikan na nilang ikamatay. They even removed his ring from his finger. Tinanggal, mga kapatid, yung sing-sing na nagsisimbolo ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kamay. Pius was old, weak, and sick. He begged the soldier to leave him alone, for he wanted to die in Rome peacefully. Gusto niya sana, mga kapatid, na mamatay doon sa Rome peacefully. But they took him away that very night. Kinuha siya, mga kapatid, nung gabi ding iyon, to Siena, where he was kept in prison for some time. Then he was moved to Florence, where he was lodged in a monastery for a month. Napoleon ordered the removal of the Pope to France on his way. Pope Pius died at Valence on August 29, 1799. Hanggang, mga kapatid, na namatay yung Pope. During this time, ano yung nangyari? Okay, next slide. Sabi niya dito, by this time, the American War of Independence was over and the United States of America was born. So ano yung nangyari, mga kapatid, during this time na nakatanggap sila, mga kapatid, ng deadly wound na wala yung kanilang kapangyarihan sa panahong iyon, mga kapatid, dun din isinilang yung United States of America. The same, mga kapatid, sa description ng salita ng ating Panginoong Diyos na kung saan nakatanggap ng sugat yung hayop, yung Roman Catholic Church, dun naman lumabas, mga kapatid, yung image. So ibig sabihin, pinapakita sa atin ng ating Panginoong Diyos na sa huling mga araw, mga kapatid, magkakaroon ng cooperation ang Roman Catholic Church and then ang United States of America, which is the most powerful country sa buong mundo ngayon. At ano pa, mga kapatid? Sila pala, mga kapatid, yung mag-i-implement ng Sunday Law para ipasunod sa lahat ng mga tao sa sanlibutan ito. So ito yung sabi, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, walang ibang bansa na siyang pinakamakapangyarihan sa buong mundo kung hindi yung Amerika lamang. Although maraming nagsasabi, mga kapatid, hindi daw yung Amerika, it is Russia or China, but hindi yung totoo. Bakit? Kasi kung meron ng pinakamakapangyarihang bansa ngayon, mga kapatid, sa buong mundo, yun ay ang Amerika. At siya yung tinutukoy na hayop sa propesya, mga kapatid, ni John the Revelator. Kaya nga, mga kapatid, sa kapanahunan ni Barack Obama, tingnan natin, mga kapatid, ano yung statement mismo ni Barack Obama? Okay, tingnan natin. Let me tell you something. The United States of America is the most powerful nation on earth. Period.
contacts us directly or our allies because they know that's the path to ruin. Okay. So ano yung kanyang sinabi, mga kapatid? Wala daw bansang pinakamakapangyarihan ngayon sa buong mundo kung hindi yung Amerika lamang. Ano pa yung sabi niya? Walang sinumang bansa na umaatake sa kanila at sa kanilang mga kaalyansa. Kasi meron silang mga kaalyansang bansa, mga kapatid. Kasali sa NATO, di ba? Walang mga bansang umaatake sa kanila at sa kanilang mga alyansa sapagkat alam daw ng bansang iyon na yun yung daan patungo sa kapahamakan. So ganito sila, mga kapatid, kamakapangyarihang bansa. Kaya kung ano yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, tumugma, mga kapatid, sa kung ano yung pangyayari ngayon sa sanlibutan. Now, tingnan natin, tanungin natin, mga kapatid, kasi mismo yung president sa Russia, si Putin, ano yung kanyang sinabi, mga kapatid? Okay, ito yung isang balita. Putin, Russia respect US as world's only superpower. So even si Putin, mga kapatid, ano yung sabi niya? Nire-respeto nila ang Amerika na siyang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ano pa yung sabi niya dito? Russia respect the United States as the world's only superpower. Ha? Ano pa? America is a great power today. Probably the only superpower. So maski yung president, mga kapatid, ng Russia, na kanilang sinasabing pinakamakapangyarihang bansa, inacknowledge nila, mga kapatid, na kung meron mang bansang pinakamakapangyarihan ngayon, walang iba kung hindi ang Amerika. Kaya nga, mga kapatid, walang ibang bansa na na siyang nag-fulfill sa kung ano yung sinabi ng propesya ng salita ng ating Panginoong Diyos kung hindi ang Amerika. Siya yung mag-i-implement, mga kapatid, ng sandilo upang sundin sa buong mundo. Now, ano pa, mga kapatid? Since yung pinag-aaralan natin is about image, di ba? Puntahan natin yung ibang salita, subalit isa lang yung kahulugan sa salitang image. Okay, tingnan natin. Ito, mga kapatid, Merriam Dictionary. When we say image, ito yung kahulugan. Is a visual representation of something. Ano yung kanyang synonyms, mga kapatid? Look alike. So when we say image, siya yung look alike. Pag sinabing look alike, kamukha. Di ba? Ano pa? Likeness, kapariho. Then sa sunod, mga kapatid, replica. Ibig sabihin, siya yung kopya. Di ba? Kung ito yung original, meron siyang kopya. At yung kopya, mga kapatid, magkasing mukha doon sa original. Bakit? Kopya siya eh. Replika siya. Diba? Kaya nga, mga kapatid, tingnan natin. Sa Revelation 17, meron tayong babasahing talata dito. Revelation 17, verse 1. Then puntahan natin yung verse 6. Then puntahan natin, mga kapatid, yung verse 3 and then 7. Unahin natin yung 1. And there came one of the seven angels, which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, come hither, and I will show unto thee the judgment of the great whore that seated upon many waters. Ano yung nakita ni John the Revelator dito? Nakakita siya, mga kapatid, ng isang babae. Yung babaeng ito, mga kapatid, isang patutot or whore. Okay, tingnan natin, mga kapatid, sa verse 6. Ano yung kanyang ginawa? And I saw the woman drunken with the blood of the saints. Ano yung kanyang ginawa? Uminom siya, mga kapatid, ng dugo ng mga banal. Now, sino nga yung nakipaglaban sa mga banal? Yung pinag-aralan natin kanina, mga kapatid, it is the beast na merong 7 ulo, 10 sungay, at 10 koruna. Or yung Roman Catholic Church. Pero dito, mga kapatid, diniscribe na siya na na isang babaeng patutot. Iba na naman yung description. Pero iisa lang ang tinutukoy. Okay. Ano ngayon yung ginawa ng babaeng ito? Sa verse 3. Tingnan natin. So he carried me away in the spirit into the wilderness. And saw a woman sit upon a scarlet-colored beast. Nakakita siya, mga kapatid, ng babaeng patutot. Yung babaeng patutot na yon, mga kapatid, nakaupo pala siya sa isang hayop. Ano yung hayop na ito? Full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Ibig sabihin, yung description dito, mga kapatid, yung hayop na ito, meron siyang 10 mga sungay at 7 mga ulo. Kapariho, mga kapatid, sa unang talatang binasa natin kanina. So para ma-picture out natin, ito yung imahe, mga kapatid. Merong 7 ulo, 10 sungay, nakapatong doon, mga kapatid, yung babae.
na kung saan yung babaeng ito, according sa explanation natin kanina, it's refer to the Roman Catholic Church. Sino yung kanyang inuupuan? Ito yung imahe. Bakit mayroong 7 ulo, 10 sungay? Kasi nga, replika siya. Pag sinabing replika, mga kapatid, siya yung kopya sa kung ano yung original. Ibig sabihin, yung hayop na ito, siya yung replika. Magkamukha sila, mga kapatid. Now, yung mga description na ito ng salita ng ating Panginoong Diyos, meron tong kahulugan, mga kapatid. Ano yung kahulugan? Okay, puntahan natin. Revelation chapter 17 verse 9. Ano yung ibig sabihin ng 7 ulo? Kasi merong kahulugan yung 7 ulo. Okay, Revelation 17 verse 9. And here is the mind which hath wisdom. The 7 heads, yun daw 7 ulo, mga kapatid, are 7 mountains. 7 bukid daw yun, on which the woman sitteth. Ibig sabihin, yung 7 ulo na yan, yun daw ay tumutukoy sa 7 bundok na kung saan doon nakaupo, mga kapatid, yung babaeng patutot. Which is, according sa pinag-aralan natin kanina, tumutukoy sa Roman Catholic Church. Now, kaya nga, mga kapatid, ngayon, saan ba yung headquarters ng Roman Catholic Church? Sa Vatican. Saan ba yung Vatican? Nasa Rome. Saan ba nakalagay, mga kapatid, yung Vatican? Okay, tingnan natin. Sa aklat mismo, mga kapatid, ng Iglesia Romana Katolika, Holy Bible. Bible to ng Roman Catholic Church. Sila yung nagpublish. Ano yung sabi ng kanilang Biblia? The Vatican City State is the smallest sovereign state in the world and the territorial seat of the papacy. Doon nakaupo, mga kapatid, yung kanilang Santo Papa. Diba doon sa Vatican? It embraces an area of 108.7 acres and is located on one of the original 7 hills of Rome. Ibig sabihin, doon sa Roma, mga kapatid, merong 7 bundok. At isa sa 7 bundok na yun, mga kapatid, andun yung Vatican. Ano yung Vatican? Ito yung headquarters ng Roman Catholic Church na kung saan doon nakaupo, mga kapatid, yung kanilang Pope. Ibig sabihin, kung ano yung description ng salita ng ating Panginoong Diyos, tumugma talaga, mga kapatid. Tumugma talaga, mga kapatid, sa mga pangyayari ngayon sa sanlibutan. Now, since yung Amerika, mga kapatid, ay image o replica, kopya siya, mga kapatid, doon sa hayop na may 7 ulo, 10 sungay, kaya siya rin ay may 7 ulo, 10 sungay, dapat, mga kapatid, makita din natin doon sa Amerika yung 7 bundok. Okay, tingnan natin. Next slide. Ito yung 7 hills sa Rome. Isa sa 7 hills na ito, doon nakapatong, mga kapatid, yung ano? Yung Vatican. Saan to? Sa Roma. Okay, since ang Amerika ay image or kamukha ng Roma, doon sa Amerika, mga kapatid, ano yung kanilang capital? It is the Washington, D.C. or District of Columbia. Doon sa District of Columbia or sa Washington, D.C., meron ding 7 bundok doon, mga kapatid. Ibig sabihin, kung ang Rome ay merong 7 bundok, ang Amerika na siyang imahe, meron ding 7 bundok. Bakit? Magkamukha sila eh. Bakit? Yung isa replika, yung isa yung original. Diba? Okay. Aside, mga kapatid, sa mga 7 bundok na ito, kahit sa establishment. Diba? Okay, tingnan natin, mga kapatid. Sa St. Peter Basilica. Tingnan natin. Next. Okay. Sa St. Peter Basilica and Obelisk, mga kapatid, na makikita natin sa Rome, pag punintahan din natin yung Washington, D.C., mga kapatid, andun din yung obelisk, andun din yung structure, magkaparehong magkapareho. Kasi yung isa, original, yung isa, mga kapatid, replika. Ang isa, mga kapatid, siya yung mayroong marka, yung isa ang magpapatupad ng marka. Diba? So ito yung makikita natin. Okay. Bago, mga kapatid, ang Washington, D.C., kasi yung Washington, D.C., ito yung capital. Nandun yung White House, andun yung president. Bago, mga kapatid, yung capital na Washington, D.C., tinawag na Washington, D.C., ano yung kanyang pangalan? Ano yung kanyang pangalan? Okay, merong isang link dito, mga kapatid, na nag-explain. Okay, Goose of D.C., Washington was originally named Rome. Ibig sabihin, yung Washington, D.C.,
bago pa siya tinawag na Washington DC, ang tawag sa kanya, mga kapatid, is Rome. Okay, bakit siya tinawag na Rome? Tingnan natin. Okay, DC has an interested historical connection to the city of Rome. Meron daw siyang connection, mga kapatid, sa syudad sa Roma. This might be one of the more fascinating piece of local trivia we have ever come across. A long time ago, noong unang panahon daw, way before the city was in the thought of our founding fathers, back in the 17th century, there was a large estate in the area of about 400 acres. This farm occupied the land southeast of Georgetown, then a part of Maryland. The man who owned the land was fond of Italy. Yung taong nagmamay-ari, mga kapatid, ng lupaing ito, sino yung kanyang idolo? Yung Italy. Ano ngayon yung kanyang ginawa? And decided to name the estate Rome. Ibig sabihin, yung estado na yon, mga kapatid, o yung lugar na yon, tinawag niyang Roma. In honor of the city. Ha? Para, mga kapatid, i-honor yung city ng Rome. The small body of water bordering it to the south was originally called Goose Creek, but then took the new name Tiber Creek after the Tiber in Rome. So dahil doon sa kanyang lupain, mga kapatid, merong creek doon na tinawag na ano, Goose Creek. Pinalitan niya yon. Ginamit niya, mga kapatid, yung Tiber Creek. Bakit? Kasi doon daw sa Roma, merong Tiber Creek doon. Ibig sabihin, kung ano yung makikita mo sa Roma, makikita mo rin doon sa ano, doon sa kanyang ginawa. Dahil nga siya yung image at saka yung Rome or the Roman Catholic Church, siya yung hayop. Okay, next. Ano pa yung sabi niya dito? Of course, the story wouldn't be completed without mentioning that the landowner's name happened to be Francis Pope. Ano daw yung pangalan ng nagmamay-ari ng lupaing iyon? Francis Pope. So ibig sabihin, mga kapatid, kasi meron din ang Catholic Church na ano, Pope Francis. Kaya pinagmamayabang nila, mga kapatid, na doon daw sa Amerika, mga kapatid, merong Rome, merong Pope na naninirahan noon, doon, noong unang panahon. So dito natin makikita, mga kapatid, na ano, na since image siya, kahit sa mga structure, mga kapatid, makikita natin yung kapareho niya sa hayop na tumutukoy sa Roman Catholic Church. So walang iba, mga kapatid, na tinutukoy ng salita ng ating Panginoong Diyos kung hindi ano, kung hindi yung iglesyang ito lamang, mga kapatid. Now, sa nabasa natin kanina, mga kapatid, kaninong kapangyarihan yung kanyang ginagamit? Yung image na ito or yung Amerika? Bakit ganito siya kamakapangyarihan? Kaninong kapangyarihan yung kanyang ginagamit? Nabasa natin, mga kapatid, na yung kanyang ginamit kapangyarihan ng Roman Catholic Church, pinasa sa kanya. Diba? Now, kaya nga, mga kapatid, kapag binalikan natin ang history, meron ba tayong makikita, mga kapatid, na tila ba simbolo ng pagpasa ng kapangyarihan? Okay, unahin natin, mga kapatid, yung naganap noong 1854. 1854, mga kapatid, si Pope Pius ay nagbigay, Pope Pius IX, nagbigay siya, mga kapatid, ng lapidarium. Ano yung lapidarium na ito? Para daw ilalagay nila doon sa obelisk. Kasi gumagawa sila ng obelisk, nagbigay si Pope Pius IX ng lapidarium para ilagay doon sa obelisk. Yung lapidarium na ito, mga kapatid, nakaukit doon yung katagang Aroma Americae. Ano yung kahulugan nito? From Rome to America. Ibig sabihin, yung kahulugan, mga kapatid, ng mga letrang ito, mula daw sa Roma, ipinasa sa Amerika. Or from Rome to America. Ibig sabihin, it is a symbol, mga kapatid, sa pag-transfer ng kapangyarihan mula doon sa Roma, pinasa doon, mga kapatid, sa Amerika. Para ang Amerika na yung gagawa ng mga paraan upang maipatupad ang batas ng Linggo at ang mga tao ay mapwersang sumunod at matanggap yung tatak ng hayop. Okay, tingnan natin ngayon, mga kapatid. Pag sinabi nating kapangyarihan, ano ba yung sinisimbolo ng kapangyarihan ng Papa sa Roma? Okay, puntahan natin yung isang slide. Okay, sa kanilang statement mismo, the papal tiara, yung Papa kasi, mga kapatid, meron siyang koronang sinusuot. Tinatawag itong tiara. The papal tiara, formed by three crowns, symbolizing the triple power of the Pope.
Sumisimbolo daw yun, mga kapatid, sa ano? Sa tatlong kapangyarihan ng Papa. Father of Kings, Governor of the World, and Vicar of Christ. So yun yung sinisimbolo, mga kapatid, ng ano? Ng kanyang korona. Na siyang sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan. Now, ang tanong ngayon, yung koronang ito, mga kapatid, na sumisimbolo sa kapangyarihan ng Papa, nasan to ngayon? Okay. Sa next, mga kapatid, okay. Andito yung mga link, mga kapatid. Ito yung tiara ni Pope Paul VI. Saan ito ngayon, mga kapatid? Now in the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, D.C. Ibig sabihin, yung corona na simbolo ng kapangyarihan, andun ngayon, mga kapatid, sa Amerika. Simbolo ng pagpasa ng kapangyarihan na sila na yung magsisilbing imahe, magpapatupad sa Linggo upang ang mga tao ay sumunod at matanggap ang marka ng hayop. Okay, ano pa? Tingnan natin. Next. Ito naman ay tiara ni Pope Pius, ni Pope Pius IX. Saan ito ngayon? This tiara is now displayed in the Basilica of the Sacred Heart, Indiana, USA. So dalawang corona na nagsisimbolo ng kapangyarihan andun ngayon, mga kapatid, sa Amerika. Simbolo na ang kapangyarihan mula sa Roma, pinasa sa Amerika upang ang Amerika siya na ang gagawa ng paraan upang ang mga tao sa sanlibutan ito ay sumunod sa batas na kanyang i-implement, which is sandilo, upang ang lahat ng mga tao ay makatanggap ng marka ng hayop. Okay, tingnan natin ngayon, mga kapatid. Kaya nga doon sa Amerika noong unang panahon, ano yung batas na kanilang ginawa? Although localities lang ito. Tingnan natin, mga kapatid. Next slide. Sandilos, blue laws. Okay, the random history of blue laws in the United States. Doon sa Amerika, mga kapatid, meron ng sandilo noong unang panahon. Ha? At ito yung gigisingin nila. Okay. Ano yung sabi niya dito? Because they are used to restrict activities on Sundays, blue laws in the United States are also known as sandilos. So yun daw palang blue laws, ano daw yon? Sandilo. At ito yung ipapatupad ng Amerika, hindi lamang sa kanilang bansa, kung hindi sa buong mundo. Paano niya yung gagawin? Titingnan natin mamaya. They long existed in the United States. Matagal na itong andun sa Amerika, mga kapatid. And have had an impact on public and private activities throughout American history. Most had been enacted at local or state level, and more were intended to protect Sunday as a day of rest and religious worship. So, kung ano yung kanilang ginawa noong unang panahon sa kanilang bansa, blue laws, Sunday laws, ipapatupad nila ito sa buong mundo. Next. Sabi niya dito, many communities still have their own, and they are enforced with varying degrees of enthusiasm in those that do. Many of the communities which enforce blue laws are small and rural. Other blue laws were enacted restricting the sale of certain items on Sunday, including automobiles. In addition to protecting the Sabbath, some state allowed blue laws to protect Christian holidays. So noong unang panahon, nangyari na pala ito sa Amerika. At mangyayaring muli, hindi lamang sa kanilang bansa, kung hindi sa buong mundo. Gagawing batas, mga kapatid, sa atin sa buong mundo. Ha? So, kapag hindi tayo sumunod, ano yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Hindi ka makakapagbenta, hindi ka makakabili, papatayin ka. Because during that time, mga kapatid, yung privilege of writ of habeas corpus mawawala na. Ha? Ano yung writ of habeas corpus? Ito yung batas, mga kapatid, sa Article 3, Section 15 ng Constitution natin na ano? Na nagpo-protekta sa karapatan natin na hindi tayo basta-basta pwedeng hulihin. Diba? Pero mawawala yun, mga kapatid. Kaya nga, in-explain kahapon, ngayon, mga kapatid, ano yung ginagawa ng Kongreso natin? Ha? Binabago na nila yung ating mga batas. At eventually, ito'y mangyayari. Now, paano mapapasunod, mga kapatid, ng Amerika yung buong mundo? Remember na ang Amerika ang pinakamakapangyarihang bansa sa ating kapanahunan ngayon. Noong unang panahon, mga kapatid, ang pinakamakapangyarihang ginamit ng Roman Catholic Church is the Roman Empire. Nung gumawa ng batas yung Roman Empire, lahat, mga kapatid, sa buong mundo sumunod. Bakit? Kasi yung Roman Empire ang pinakamakapangyarihan. Ngayon naman, mga kapatid, yung Amerika ang pinakamakapangyarihan. At once gumawa siya ng batas,
lahat ay susunod. Okay, Revelation. Tingnan natin mga kapatid. Before natin basahin yung Revelation, puntahan muna natin yung isang document mga kapatid. Kung ilan ba yung kapangyarihan? Kasi yung Pope mga kapatid, meron siyang 27 power. Okay, tingnan natin. Ang Roman Catholic Church, yung kanilang Pope mga kapatid, meron siyang 27 powers of the Pope. O tinatawag yan mga kapatid na Dictatus Papi. 27 power of the Pope. Ha? 27 na kapangyarihan ng Papa ng Roma. Since ang Amerika mga kapatid ay image, tingnan naman natin. Sa Amerika naman ngayon mga kapatid, yung kanilang constitution, meron ding 27 amendments. Ibig sabihin, kung ang Pope merong 27 power, ang Amerika meron silang 27 amendments. Diba? So magkapareho talaga mga kapatid. Okay. Revelation. Basahin natin yung Revelation 17 verse 12. Tingnan natin ano yung sabi dito. Paano mapapasunod ng Amerika ang buong bansa sa kanyang batas na gagawin? And the 10 horns which thou sowest. Diba yung pitong ulo may 10 sungay? Ano daw yung ibig sabihin ng 10 sungay? And the 10 horns which thou sowest are 10 kings. Ito daw yung 10 mga hari. Which have received no kingdom as yet, but received power as kings 1 hour with the beast. Verse 13, these have one mind and shall give their power and strength unto the beast. So ibig sabihin mga kapatid, ano yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Darating ang panahon na yung 10 makakapangyarihang hari ay magkakaisa. Magkakaisa yung kanilang mga kaisipan at ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan doon sa hayop. Okay, pag sinabing 10 hari mga kapatid, 70 hari, ibig sabihin meron siyang kaharian. Ngayon mga kapatid, dito sa ating kapanahunan, meron ding 10 pinakamakapangyarihang bansa. Ano itong pinakamakapangyarihang bansa? Okay, United States, ito yung number 1. Sumusunod mga kapatid yung China and then Russia. So yung sinasabi nilang pinakamakapangyarihang bansa, China at Russia, actually mga kapatid, hindi talaga sila yung pinakamakapangyarihan. Diba? Kasunod lamang sila mga kapatid sa Amerika. Kaya nga ang pinakamakapangyarihan ngayon ay Amerika. Ano yung gusto ng Amerika mga kapatid, yun yung nasusunod. Ha? Kaya nga palaging sikat yung Amerika eh. Diba? Sa mga headlines, sa mga news mga kapatid, palagi nating makikita yung Amerika, pangalan ng Amerika, tumutulong mga kapatid sa iba't ibang mga bansa. Pero ano pala yung purpose nila para mga kapatid silang lahat ay magkaisa at dahil siya yung pinakamakapangyarihan sa panahon na i-declare niya yung sandilo, lahat ng bansa sa buong mundo susunod sa batas na kanyang gagawin. Ha? Okay. Okay, United States, China, Russia, then Germany, United Kingdom, ha? South Korea, France, Japan, United Arab Emirates, then Israel. Ito yung latest mga kapatid ng list ng pinakamakapangyarihang bansa ngayon. Top 10. Ah? At sa 10 mga bansang ito, mga kapatid, sino lamang yung hindi allied ng Amerika? It is China and then Russia. Sila lamang, mga kapatid, ang hindi kakampi ngayon ng Amerika. Kaya nga palagi nating napapakinggan, mga kapatid, yung China laban sa Taiwan, yung Russia, mga kapatid, laban sa Ukraine. Ha? Pero sino yung gumawa ng lahat ng ito, mga kapatid, para masira yung imahe ng China and then ng Russia? It is the America. Para sila, mga kapatid, ay sumali or ano, makiisa sa Amerika upang matupad yung kanilang pinaplano sa pag-implement ng sandilo. So ito yung mangyayari sa huling mga araw, mga kapatid, na itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos ngayon. Bakit? Upang ating maintindihan, ating maunawaan, at pagdating ng mga panahong ito, tayo'y makaiwas sa tatak ng hayop. So salamat mga kapatid sa inyong pagpunta dito at pakinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Baka may mga katanungan kayo or mga clarification.